Today is Wednesday and kaka-start ko lang mag-vlog kasi parang wala akong ganang mag-vlog today. So, I'm hungry at magluluto muna ako kasi ako lang isa dito. Kasi yung isa ng gym, nga nga guys, hindi ako comfortable mag-gym today kasi gawa na yung ipin ko. Parang masakit pa yung binunutan dito, so rest ko muna. Kumusta kayo mga love? Sana okay lang kayo. May share pala ako about yung Siargao ba, kung sinong gustong mag bakasyon doon, para alam nyo kung ano yung mga pwedeng gawin nyo doon pag mag-bakasyon kayo. Magandang pinpost na. Pag malapit na talaga yung ano ko, ikabuwanan siya. Kabuwanan, may pinpost talaga lalabas dyan. So ayan, nagluluto lang muna ako kasi kakain bago tayo magpintuhan about yung sa Siargao. Ito pala yung gamit ko ngayon mga sis. Ayan, nagkulot-kulot na naman si Inday para maganda yung kulot natin mamaya. Nahilig na talaga ako mag-ganito kasi gusto ko talaga yung kulot. Gusto ko talaga yung kulot at saka yung bangs ko. Oh, tumubo na char. Wala kasing masyadong ganap today kasi busy kami. So, ayan. Hanggang sa naisip ko kanina na ano, na-share ko about yung sa Siargao kung ano yung pwede yung mga gagawin pag nagpunta kayo doon. Kakain lang muna ako. Magkwentuhan na tayo maya-maya. Nandito na nga yung pag-uusapan natin. It's where I came from. And alam nyo naman kadalasan dito na I'm from Siargao, diba? So I'm very, very proud of it to say na Siargao is the surfing capital of the Philippines and I really miss it na. Charot! Oh, charot-charot na naman tayo dyan. I-share ko sa inyo yung the best, you know, thing to do in Siargao is number one is ride the waves, you know. Siargao is one of the best surfing spots, mga sis, in the Philippines and in the world. I think I can say that's in the world, you know. So there's like a surf break and, you know, of all the degrees of expertise, something like, especially if you are only a beginner, you know, for surfing, there's like also a lesson there that you can take. And of course, it's number two is yung cloud and boardwalk. Cloud and Boardwalk is the most popular surf break in Siargao na, you know, not like in just the surfing or you can stroll there down, you know, the boardwalk instead of watching, you know, like seasoned surfers. From the three-story view deck, ang ganda-ganda talaga dun mga sis sa Cloud and Boardwalk. As in yan yung picture ko dyan. Yan ang boardwalk ng Siargao. Ayan dyan sa map na kung which is matatagpuan nyo dyan sa junior Alona, yung napaka, yun talaga yung mga maraming beaches talaga doon, yung place na yan. At number three is of course the Three Island Tour. It's like a venture of Siargao that, you know, main island and visit this nearby three islands, which is Guyam Island, Naked Island, and of course my favorite, Dako Island. Ayan, sobrang ganda dyan. Makapag-drop nyo sa Dako Island, meron na yung ano, kadalasan talaga, when you're going to the Three Island Tour, the first stop is in Guyam, the second stop is in Naked Island, and the last stop, which is Dako Island, kasi you can order their food, or you know, you can stay there until maghapon kayo doon. Doon lahat, yung mga seafoods, yung mga boodle fight, nandun lahat yun sa Dako Island. Kaya, almost always is, the last stop nila is yung Dako Island kasi nandun lahat yung foods, mga coconut, ganyan. Tapos, mas malaki kasi, kaya tiyatawag na Dako Island kasi nga mas malaki yun sa dalawang island. Ayan. Number four for me is the Maasin View, which is you can see thousands of coconut there and the mangroves. Yan. Dyan ako lagi. That's my favorite spot also. You can watch the sunset there. Napakaganda dyan. Meron ding snack bar dyan sa taas. Kung gusto nyo, pumunta pa kayo doon sa taas at saka doon sa tabi ng kalsada. Dyan sa, ano, sa harap may mga snackan dyan. Or of course, the rock falls. Magpupungko rock falls. Ayan. The rock falls, mga sis, is only a pearl in the low tide. When it's low tide. Kasi dun talaga nakita nyo yung view talaga ng magpupungko rock falls when it's getting low tide. Pag high tide siya, hindi nyo makikita yun. Low tide lang. You need to get there at the right time. At saka super, ano talaga, naganda talaga ng tubig, blue, green, like that, makikita nyo doon, as in, hindi kayo magsasawa doon
babalik-balik ka niya talaga at saka maraming tourist na napunta doon. And then, ano na, wearing a bikini there, charot. And number 5 is Sugba Lagoon. Well, I never been in Sugba Lagoon, but ako taga-island ako, pero never pa talaga ako nakapunta yun kasi takot ako kasi hindi ako marunong lumangoy, I can't swim, and takot ako sa sakay ng boat kasi yun yung first time ko talaga nag-island kami, is takot talaga ako ng mga seas. You can explore the lagoon in many ways, around canoes, bamboo rafts, something, or paddle boards. Ayan, sasakay kayo doon, mag-rent kayo doon. Number 7 is food trip sa Siargao Island. The town of General Luna has the most numbers of establishment on the island. You know, you can select for selection ranges from the simple restaurants to the international. Ayan, yun talaga yung ano, yung pinaka-the best talaga dun sa Siargao Island is yung food trip. Marami kayong gustong mga kain din, especially yung mga seafoods. Kung gusto nyo lang yung makamura-mura tayo dun sa mga local restaurant, napakasarap. My favorite is yung ano, Mama's Grill, yung barbecue nila dun is the best talaga, as in the best yun. Ayun, daming seafood, at saka yung mga local snacks, the best talaga yun. Number 8 is motorcycle around island. Renting a motorcycle in island is the most popular, you know, way to explore the island among tourists. Just follow the Siargao, you know, residential roads. Merong maraming magagandang views doon na ma-enjoy nyo talaga while driving motors. It's very nice talaga to rent a motorcycle than, you know, doing to a van. You can rent a van or a car there kasi may mga renting naman doon. But the best talaga is, and almost talaga is, the most popular talaga is to rent a motorcycle. Ako hindi na kami kailangan mag-rent kasi may motor kami. It's like, you know, a lot of views there that you can stop, take a picture there, at saka dun. Basta ma-enjoy kayo pag napunta kayo sa Siargao, as in. Okay, of course, and the last is a lot of secret spot there in Siargao that you need to visit. Even me, I'm from Siargao, but it's like, you know, nung sa mga kabataan pa kasi namin is si Papa hindi talaga siya, ano, hindi talaga niya kami pinapayagan na magpunta-punta kahit saan, kahit ano, kahit nasa 4 na kilometro lang, mawawala kami, hanapin lang kami yan. So, parang ngayon lang kami nagka-explore namin yung Siargao. So, there's a lot of places pa na hindi pa namin na-visit talaga yung mga secret spot. Pero marami namang mga spots pa naman doon mga pupuntahan, like caves, you know, yung mga ganyan. Pero it's up to you pa naman kung ano yung mga mas hilig nyo, kung surf ba, or, you know, just walking to the beach, you know, holding hands, especially when it's sunset doon sa boardwalk, as in, napakaganda. It's very nice to walk there in the boardwalk with your loved ones and watching the sunset together. Oh my God, that's really, really nice. Yan yung maishishare ko sa inyo, at saka for all my friends that, you know, especially Marit's channel, halats, shout out kita una dyan. I love you so much. And then, I know that you are planning to visit Siargao Island with your fiancé. So, I hope that you will enjoy there lots. It's really, really nice. And especially the foods that you will enjoy talaga. You will enjoy talaga, especially when you're going out. Like, you love seafood. Tsaka yung marami namang local restaurant doon na pang atin, diba, na mga gusto natin. Katulad ng mga barbecue. I'm sure na mag-enjoy ka doon. At tsaka, I'm looking forward to meet you talaga personally, lads. And i-shout out ko din naman, of course, si Kat Dorero, Miha, and CC Expat Overseas. Hi to you, CC. Shout out to you. And of course, hindi ko makakalimutang si Dalolis Family na lagi nandiyan din. Thank you so much at lagi mo po siya pag-shout out sa akin at sa anak niya na si Jessica Lulis. And CC Angie Drew, hi to you, CC. And CC Giselle, thank you so much sa inyo, sa panonood nyo sa akin, sa pagpunta nyo sa mga live ko. CC British Advice Duck Channel, thank you so much, sis, sa pagpunta sa live ko. Chris and Anna's Journey, hi to you. Thank you so much for coming and for the all the support. And then, sa lahat ng mga friendship ko dito, hi everyone. At saka yung sa mga magpa-shoutout sa akin, alam nyo ang gagawin nyo, mag-comment lang kayo dyan. Ayan, i-end ko na yung vlog ko. And sa lahat pa lang ng mga bago dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Thank you so much for watching, and then I really appreciate it. Bye-bye!